pinagtatapos itong private bill tungkol sa negosyo ng ABS-CBN, no? Na hindi naman nag-apply, eh yan pa ang binibigyan niya ng pansin, no? Anong klaseng kabobohan yan? Hi! Good morning mga katropa! Monday ngayon, ano, May 18. Papunta ako sa Philippine Senate at ako ay magsasubmit ng letter na pinapa-inhibit ko yung siyam na senador at lahat ng pumirma doon sa Senate resolution na pinapabigyan nila ng provisional authority ang ABS-CBN na mag-operate, no? At ngayon ay papunta ako ngayon ng Senate at ipapareceive ko nga ito. Sana naman ay makinig itong ating mga senador na mag-inhibit naman sila dyan kasi bakit naman nagpapakita agad sila ng kulay na gusto nila agad-agad bigyan ng provisional authority itong ABS-CBN. Eh samantalang sinasabi na nga nila na marami raw violations, no? At sabi pag-aaralan pa. Meron ba naman ganyan na sinasabing maraming violations pagkatapos pag-aaralan pa? Eh bakit mo bibigyan? Di ba? Ano naman klaseng kalakaran yung ganyan, no? Magkano naman ay ano naman ang dahilan para yan ay kanilang bigyan ng labis-labis na pabor, no? Kagaya na lamang ng ginawa ni Speaker Alan Caetano, eh isipin nyo, hindi naman pala nag-a-apply ang ABS-CBN Corporation ng prangkisa, pero kusang yung binibigay. Paano? Ha? Kusang binibigay ni Alan Caetano yung provisional authority. Tapos doon sa speech niya, yung bago niya yung binigay, sinasabi niya na maraming allegation ng violations ang ABS-CBN, maraming mga complaint, maraming nag-oppose, ganyan. Eh, kaya nga, bibigyan muna namin ng provisional authority. Anong klaseng kabubuhan yan? Eh, marami pala violations eh. Pagkatapos eh, marami palang reklamo. Oh? Tapos eh, bibigyan mo. Hindi ba dapat ang tama niyan? Hindi, mag-imbestiga ka muna. Total, meron namang inihain na resolution si Congressman Pulong Duterte na dapat ay imbestigahan muna ang mga violations ng ABS-CBN. Eh bakit hindi muna imbestigahan bago bigyan ng provisional authority? No? At saka wala naman sa konstitusyon yung provisional authority. Hanapin nyo sa konstitusyon, wala. No? At saka yung ginawa niya na ni-railroad niya, first reading, approve, second reading, approve, yun ay taliwas sa konstitusyon. Bakit nire-require ng konstitusyon ang separate readings, three readings on separate days? Kasi para mabigyan ng due process. Para after first reading, isa-assign sa committee at yung committee ay lahat ng mga issues, lahat ng complaint, lahat ng mga bagay dyan, eh kanila munang pag-aralan, imbestigan. At saka sila gagawa ng report para ipresenta uli sa plenaryo. Yun ang tinatawag na second reading. After na ma-determine o mapag-usapan kung ano-ano lahat ang mga issues, kung may complaint, kung may violation, kung may mga ginagawang kasalanan, ganyan. Hindi yung basta bibigay mo first reading, approve, second reading, approve, o ano namang klaseng sobra-sobrang pabor bigay. Eh, imagine ninyo, dalawa ang klase ng bill sa Congress. Isang public. Yung public ay yun yung tinatawag na mga bills na may kinalaman sa gobyerno, sa pamahalaan, sa mga benepisyo ng tao, sa kalahatan, yung tinatawag nilang public bills. Ang isang private bill, eh ito yung nagbibigay ng pribilehiyo sa isang private individual o kaya sa isang negosyo, no? Magkahiwala yan. Ngayon, ang dami bills na nangangailangan ng atensyon. Ano-ano yan? Kagaya ng sinabi nga ni Congressman Mike Defensor, yung inihain niyang bill ng
dapat ay taasan ang sweldo ng mga public hospital doctors and nurses and health workers. Kasi para hindi sila maengganyo na magtrabaho sa abroad sa panahon ngayon ng krisis, no? Ng COVID-19 na krisis. Tinataasan ng sweldo. Hindi niya pinapansin. Pangalawang bill, na public bill, yung pinapabigyan ng additional na hazard pay yung mga local government units, health workers, yung mga LGU health workers. Yun yung mga tinatawag natin na mga frontliners sa mga LGUs, pinapabigyan ng hazard pay kasi nga naman delikado yung ginagawa. Humaharap sila sa mga COVID patients. Hindi na naman pinansin niya ni Alan Cayetano, no? Tapos meron pa isang public bill, yung dapat daw ay i-improve ang mga facilities ng DOH para nakakalaban ito o nakaka-cope up ito sa mga pandemya na kagaya nitong diretso lang. Yung kagaya nitong COVID-19. Hindi din yan pinapansin ni Cayetano, no? Pagkatapos itong private bill tungkol sa negosyo ng ABS-CBN, no? Na hindi naman nag-apply, yan pa ang binibigyan niya ng pansin, no? Anong klaseng kabubuhan 'yan? 'Di ba? Halatang-halatang binibenta talaga tayo ni Alan Cayetano. Kaya nga sinasabi ko dapat palitan na 'yung Cayetano na 'yan Hindi dapat naging speaker 'yan. Kasi unang-una, dilawan 'yan. Kaya kayo mga DDS, daloko kayo, ha? Malaki kamalian na sinuportahan niyo 'yan si Alan Cayetano. Oh, sa bagay, ano ba naman yan? 5 million lang yung boto niya. Kaya nag-aambisyon pang magpresidente yan. Kaya ngayon pa lang, tutulan na natin yung mga ginagawa niya. No? Kasi niloloko tayo niyan. Niloloko tayo. Ha? Nandito ako sa, malapit na ako sa gate ng Senate. Mamaya, magla-live na naman tayo. Okay? Sige. Maraming salamat sa inyo, mga katropa. No? Suportahan nyo ang aking ginagawa. Suportahan nyo ang ginagawa ng ating Solicitor General. Suportahan nyo ang desisyon ng ating Presidente. Maraming salamat. Please follow our page ngayon pa lang po, Attorney Larry Gadon. At saka, paki-like and share itong live namin. Ayan. Paki-ano na lang po para suportahan po natin, no, ang laban ng ating Attorney Larry Gadon para maano natin tong masugpo natin tong ginagawa nilang kamalian at pag-violate. Please like po and share. Maraming salamat i-share, po. I-share nyo itong page natin para lalo tayong mapakinggan ng mga Pilipino. Maraming salamat. Magsasubmit